No, mga kaswak. So, it's been 1 year since nung last na change oil ko. So, last na PMS ko, 15,000. So, ngayon nasa 17,598 pa lang yung odo ko. Pero, mag-1 year na actually ngayong June. So, some of you tinatanong kung kailangan na ba na mag-change oil. Kasi sabi, di ba, whichever comes first. Pero, papakita namin sa inyo, kasama ko si Kajak, si Romel Jack of All Trades, para i-explain din sa atin kung bakit okay lang. Kung bakit okay lang, guys, na kahit 1 year, hindi nyo kailangang mag-change oil ka agad. Ang susunod din talaga natin is yung milyahe. Subscribe kayo sa kanyang YouTube channel. Ano po yung YouTube channel ninyo? Ang aking YouTube channel ay Jack of All Trades, Romel. Yan, so subscribe kayo. Lalagay natin yung link dito sa video na to. So, papakita sa atin ni Kajak. Yung mga contents nga pala ni Kajak ay mga tips and maintenance sa mga kotse. Yan, rescue operations, ganyan. So, marami. So, subscribe kayo. Maraming klase ng mga tips kayong matututunan kay Kajak. So, explain ni Kajak sa atin kung bakit hindi kailangan na mag-change oil kagad. Kasi sabi ng kasa, at least a year. Dapat daw kahit paano, every year, every 3 months kailangan mag-change oil. Pero, nung huli ko kasi change oil to, fully synthetic, ang sabi sa akin, good for 10,000 kilometers yun, mag-1 year na. Nasa 2K pa lang yung milyahe ko since pandemic, hindi ko masyadong nagamit. So, papakita natin sa atin ni Kajak kung bakit. So, ito yung ating notice yan. Makikita naman natin yan sa lamis natin. Matitignan nyo, napakalinaw pa yung kanyang lamis. Pero ang lamis po mga Kajak ay pagka-brown na talaga siya at hawakan nyo parang magaspang. So, doon marami na yung tinatawag na debris na mga bakal-bakal, pero napakaganda pa yung lamis nito. Kaya hindi po natin kailangan agad po na i-change oil. Sad kasi nga, siyempre nakakalungkod ang mga ibang mga nagpipilis ng sasakyan, sinasabi nila na kung alin ang mauna. Pero ang kapukuhanan yan, ganito po. Ang langis po natin, nandiyan sa makina, at pag gumagalaw lagi ang makina, doon po siya nagagamit. Kaya nga bumabase tayo sa kilometers ng sasakyan natin, kasi doon lang din nagagamit yung tinatawag natin. So far, itong sasakyan ni Kaswak ay hindi niya daw nagagamit yung sasakyan niya at nag-aalala siya kung kailangan niya na bang kit ko. Pero, tinignan natin na pagkaganda yung langis. Hindi niya dapat i-change oil. No? Tumunod na lang siya sa tinatawag na kilometer kata. Tignan niyo, napakalinaw, napakaganda. No? So, magkano rin kasi ang change oil dito pag dinala mo sa kata? 4K. Pero dito nga, pag nag-change oil ako dito, mga ganito sa sakyan ay hindi siya bumagat sa lumaspan. Kasama na yung dito. Ayun lamang ang sigil ko to, no? Change oil at saka langit, 1.5 lang. No? Kaya, para sa akin, hindi po natin dapat i-change oil. Ngayon, ano mga check-check po natin? Check-check din po natin yung tinatawag na air filter natin. Air filter natin, masisipa po natin na kung paano pa rin. Tignan nyo mga kajak. Napakalinis po. Alas di po nagagano. So nag-aalala yung may-ari kasi baka sabi niya kailangan ko ito ipapilis. No, ang nakakalungkot doon, mababawasan ka ng pera. So talaga pong milyahe lang, no? Milyahe lang ang susundan. Okay. So, eto, babantayan nyo rin. Ano po pala yan? Ito yung tinatawag na sa shock mounting, no? Kapag medyo mataas na itong shock mounting natin, minsan dyan, medyo gumagalaw-galaw na yan. So far sa ngayon, medyo okay pa naman. Kasi meron tayong mga sasakyan dito. Pwede natin ikumpara itong bago ito. Titignan natin yung shock mounting, no? Tignan nyo siya. Bios 2020, no? 2020. Pero napaka-late pa lang yung gas, no? So okay pa yan. Titignan nyo maigi. Kung mataas na ito, malikot yung ating manubela. No? So, kailangan natin ng palito ng shock mounting. So far, itong sasakyan na ito, okay din. Good pa ito, no? Bagong-bago ito. So, ganyan lang kasi patahat. Pero yung kaswak, medyo umangat na lang kaunti naman.
pa, mga ilang inches po yung para masabi ko na nga na-adjust yung shock mount? So far, pagka chine-check lang natin, pagka lumilikot yung manubela, mararamdaman natin sa masasakyan natin. Ah, okay. Pero pansin ko nga po, pag in-straight ko yung manibela, ay straight na yung gulong, pero yung manibela ko medyo nakaganyan, sign na po ba yun na kailangan ni ano? Marami mga tips tayo. Kasi ang kalsada, pagka hindi pantay, pagka ang kaliwa ay mas mawaba, pag tumatakbo ka, ang manibela talaga kakabig pa kaliwa. Pag mababa sa kanan, kakabig kanan naman. Ang pagtutok ng aking ng manibela, pagka pantay yung kalsada, bitawan mo yung manibela. Kung wala siyang palit at wala siyang palan, okay pa yun.